nag-aaral siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Kareel's Secret Files. Si Kareel natakot na mawala ang kanyang current boyfriend pero mahal pa rin yung kanyang ex at ang kanyang panalangin ay magkaayos sila ulit nung ex niya. Ang tindi, di ba? Alam niya raw na mali yung nararamdaman niya pero mali raw ba na magmahal lang. So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin, ang mga nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni My Yumi na talagang sobrang grabe yung suporta nung Rocky Secret Files book signing. Sa lahat ng mga okasyon ko sa buhay, lagi tong nandito. Naalala ko nung Manila International Book Fair, sumama din to, pumunta kasama yung anak niya. Tapos nung Sunday, ang kasama niya, bukod sa anak niya, kasama niya pa yung nanay niya. Kulang na lang, kasama niya rin yung mga great grandpa and mom niya. Shout out to the yeah, thank you so much, Temay. Anyway, sabi niya ito, hayaan mo na yung ex mo na maging sakit ng ulo naman ng iba. Charot lang. Anong meron kaya kay Jerome? Bakit gusto pabalikan? Kasi ako wala na akong makitang dahilan para balikan mo pa yung unggoy na yon. Hayaan mo na si Jerome. Deserve din ng iba ang ex mo para maging 1:1 ratio tayo. Kaya lang siya ay 1:2 at minsan 1:3 pa. At ikaw naman SF sender, mag-focus ka na lang dyan sa boyfriend mo. Huwag mo na rin hanapin pa at kausapin si Jerome kasi marupok ka at nako, alam na this. Sana madala ka na sa sama ng loob at sakit sa puso na ibinigay niya sa iyo. Enough na yon para goodbye for life na siya sa buhay mo. Yun lamang po from my you. Actually, hindi pa ba sapat yun para goodbye na talaga itong Jerome na to sa buhay mo? Bakit gusto mo pa ng one more chance? Actually, hindi lang one more chance yan eh. Kapag bibigyan mo pa si Jerome uli ng pagkakataon sa buhay mo, baka ano na yan, fifth chance na yan, o kaya sixth chance, seventh chance, or baka tenth chance, ganun, or unlimited chances. Anyway, ito naman sabi ni Angel Alan Avanzaro. Pasensya na bad trip ako sa SF sender natin. Di mali ang ginagawa mo, kundi kabubuhan na yan. Tawang-tawa naman ako doon. Hindi mali ang ginagawa mo, kabubuhan na yan. Maayos ka na eh. Gusto mo pang bumalik sa impyerno. Imbis na pag-aaral mo, inaasikaso mo yung red flag na boy pa rin mo pa inuna mo. Umayos ka, baka puntahan kita dyan. Palming sa puwet, pak, salamat mo. Ano? Palming? Palming? Tama ba? Palming? O ano? Palming? Ah, ano? Ah, sampal sa wet packs? Yung ba tawag doon? Ah, palming. Yung pala tawag sa ganun. Okay, sige, sige, sige. Ayan. Salamat. Hello po sa mamang kong maganda. Hi, hi, mamang. And hi, Angel. Ito pa sabi ni Jomar Paluli mo. Ate Sender, pag ex na, hindi mo na kailangan makipag-usap sa taong niloko ka na ng ilang beses. Tapos parang gusto mo pang balikan. Hello, Ate Sender, may jowa ka na. Move on na. Focus ka na sa nagmamahal sa'yo ng buo. Hindi yung kukuha ka pa ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Gumising ka na sa katotohanan. Oh, ito pa sabi ni Darwin Russell, oh. Kareel, naawa lang ako dun sa fiancé mo. Alam ba niya yung tungkol sa ex mong si Jerome? Kasi kung pilit lang na gusto mong mahalin at magstay sa boyfriend mo at napilit ka lang ma-engage sa kanya tapos mahal mo pa yung ex mong sa lawahan, eh huwag mo nang paasahin yung fiancé mo kung hindi mo naman talaga mahal. Maging lesson na ito sa iba. Huwag laging ibabase ang itsura sa pagkakaroon ng taong mamahalin natin. True. Okay, ito pa sabi ni Maria Teresa Micaela Blanca 4. Take it away.
So, hello po DJ Rocky and sa ating listeners dito sa Secret Files. So, ang masasabi ko po sa ating letter sender na hindi po talaga maganda na magmahal ng iba kapag meron na po kayong karelasyon na bago. Or, for short, mahalin ulit yung ex. Kung ano man po, sana po yung ginawa na lang po niya is nag-move on na muna po siya and hindi na lang muna po siya nagmahal ulit. If she still feel na mahal niya pa po yung ex niya, hindi niya po sana magawang manakit. Kasi po, sa totoo lang, mahirap masaktan. Pero, yun. Huwag po nating pairali ng katangahan. At gamitin po natin pareho ang puso at isip natin when it comes to love. Yun lang po. Thank you. Shoutout na din po. And shoutout po sa inyong lahat. You know, ganda lang sinabi ni Maria Teresa Micaela Blanca Flor. Ulitin ko, Maria Teresa Micaela Blanca Flor. Parang pang ano, pang tongue twister yung pangalan nito. Di ba, alam niyo? Peter Piper, pick a peck of peeled pepper. A peck of peeled pepper, Peter Piper. Pick a peck of pepper, peck a peck of pecker. Iba na pala yun. Meron ngayon, ano, bundok ataklat. Di ba, ganon yung mga tongue twister. Ano yung pinakamahirap na tongue twister? She sells seashells by the seashore. Alam niyo yan? Suman, siopaw, suman, suman. Ano? Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Oh, nagtang twister sa area. Nakakaloka kasi yung SF sender natin. Parang ewan eh. Alam niyo yun? Parang, hello? Parang 1 + 1 = 2. Yung sender natin, 1 + 1, gusto niya 35. Yung mga ganon. Gamitin ang utak. Huwag pairalin ang puso. Kasi pag pinairal lang kung ano ang nararamdaman, tiyak, ikaw ay masasaktan lamang. Anyway, ito pa sabi ni Charles Sancho. Tama na kakaasa sa ex mong gusto mong balikan. Nagiging siopaw ka eh, kaasa. Alam na nga niloloko ka na eh, gusto mo pang balikan kahit may boyfriend ka na, gising-gising red pag may time. O ito pa sabi ni Marvin Gamasa. Grabe naman si ate, mahal pa ex kahit may boyfriend ng bago. Siyempre mali yun. Hiwalayan mo na lang yung new partner mo para hindi na siya masaktan. O sabi pa ni Laurejas Bernard. Maaring isang puso ni letter sender nasa utak at yung isa nasa puson. Baka dalawang puso, alam niya ang tama at ilang beses na siyang niloko, dapat mag-isip na ng tama. Paano malalaman kung hindi mo susubukan? Yung kaba, normal lang yan sa tao. Pag mahal mo, ipaglaban mo, huwag ka matakot. Advance happy birthday to you, Ma'am Flor Garcia. Have a good time, DJ Rocky. Hello din kay Katrina San Jose na nag-message. Sabi niya, ganda mo, DJ Rocky. Love you, ate. At sa lahat ng mga nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At sa lahat ng mga nanggigigil sa ating secret file sender. Kasi legit naman yun eh. Kapag may iba, huwag na. Unless gusto mo talaga yung marami kayo sa buhay niya. Diba? Doon ka na lang talaga. Kung may peace of mind ka doon, kung tunay ka na masaya doon ka na doon sa ex mo. Tigil mo na yung pakikipag-engage mo dyan sa ano, sa bago mong jowa. Sayang oras. May mga ganun kasing tao eh. Yung ginagawa nilang security blanket, yung current jowa nila, kahit hindi nila sobrang mahal, ayaw lang nila na mawalan sila. Kumbaga, ay, naging komportable na ako dito. Convenient na tong taong to para sa akin. Kaya worst comes to worst, pag hindi ako minahal ng taong mahal ko at hindi ko pa rin nakuha yung gusto ko dun sa taong gusto ko, at least may fallback ako. Na nakakalungkot, parang I find it so unfair para sa mga taong very true and very giving sa pagmamahal at sa pakikipagrelasyon. Kung hindi mo kayang ibigay yun, huwag ka nang makipagrelasyon.
Kasi napaka-unfair. Napaka-unfair. Hindi makatarungan. Hindi magiging balanse naman talaga ang lahat. Ang bigayan at tanggapan pagdating sa relasyon. Totoo po yun. Hindi magiging balanse yan. Laging merong mas, laging merong may kulang. Minsan may mga parte na parang mapapaisip ka, bakit ganito yung binigay sa akin, bakit ganito yung naipadama sa akin. But it's all about being contented and being appreciative to what you have right now. Ikaw ba ay kontento at ikaw ba ay lubos na nagpapasalamat sa taong nakakasama mo sa kasalukuyan? Or baka kasi pangit yung jowa mo ngayon, no? Inisip ko ganun. Siguro walang abs yan, no? Hindi siguro nangangarate yan. Baka lumalamon. Lumalamon. Lumalamon lang palagi pero hindi nag-exercise. Hindi ako sure, ha? Although, hindi tayo dapat nang body shame, pero sabihin na natin yung katotohanan. We all do have preferences at na-attract tayo sa mga taong feeling natin pasok dun sa standards ng beauty natin. Gets ninyo? So pag etong taong to na kinakasama mo ngayon, eh hindi pasok dun sa beauty standards mo. Malamang sa malamang, makaka-appreciate ka talaga ng pagmumukha o katawan ng ibang tao, pero dapat hanggang dun lang yun. Kung alam mo na yung ex mo hanggang ganun lang, physical appearance lang, o baka magaling din talaga, mambola, tsaka alam mo na yun, magaling sa lahat ng mga, ganun, roller coaster ride, helicopter, whatever it may be. Pero ganun lang yung kaya niyang ibigay sa iyo. Yung tunay at tapat na pagmamahal, hindi niya kayang i-offer sa iyo at hindi niya ngayon na ibigay for the 4 years na magkasama kayo o magkarelasyon kayo at puro sama ng loob at sakit lang sa puso ang naidulot na itong taong to sa buhay mo. So ngayon ang tanong, gusto mo pa rin ba yun? Feeling mo ba magbabago pa rin yun? Grabe ha, kung feeling mo magbabago pa yun, gising-gising din pag may time. Hello, it's 2024 na. Pero kung sa bagay, kung talagang gusto mo yun, gusto mo i-try ulit, di ka pinapatulog ng iyong utak, na basta lahat parang nagsasabi na kailangan ko tong balikan. I mean, lahat ng aspeto dyan sa buhay mo, parang ganun yung ipinapadama sa iyo. Eh sige, balikan mo. Para talaga mayanig ka na hindi talaga ito yung tamang tao para sa iyo. Minsan may ganun eh. Yung kailangan talaga na meron pang one last balikan para masabi mo at makumpirma mo sa sarili mo na, ay shucks, hindi na talaga ito. Pero may mga tao rin talaga, no, na kahit ang dami ng pinagdaanan doon sa lalaking yun, sinaktan na ng ilang beses, para bang na-addict na doon sa sakit na yun, na parang kapag nagkaroon sila ng relasyon na bago, parang, OMG, this is new for me. Nakakapanibago yung pakiramdam niya, ito na yung mali. Gets nyo? Parang yung feeling nila normal para sa kanila, yung isang relasyon na laging nag-aaway. Yung magkarelasyon na laging nag-aaway, may tampuhan, laging nakikipaghiwalay. Feeling nila normal yung ganun. Kaya kapag pumasok sila sa isang panibagong relasyon, tapos yung partner nila nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, ibinibigay sa kanila talaga yung tamang alaga, aruga, yung tamang pagmamahal. Pakiramdam nila ay may mali kasi walang away na nagaganap. Or parang hindi ito yung relasyon na kagisnan ko. Kaya natatagpuan na lamang nila yung mga sarili nila na bumabalik dun sa taong quote-unquote healthy para sa kanila. Well, in fact and in reality, hindi. Nakasanayan lang na toxic yung environment or relationship na nakagisnan. Pero sa katunayan at ang realidad, toxic yun. So ang healthy-healthy ng bago mong relasyon,
at parang ikaw ang toxic. Gusto kong gamitin ang sinabi ni Angel Alan Abanzado kanina. Hindi mali yun. Ang tawag dyan, kabubuhan. Ewan ko na lang sa'yo kung ano pang maisip mo na dahilan para balikan pa yung ex mo. Ang dami ko nang hinanash dito. Kung hindi ka pa magising doon at hindi ka pa magising dun sa lahat ng mga sinabi ng mga nag-comment dito, ay ewan ko na lang. Good luck na lang talaga sa life mo, girl. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, you are still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa Stasyon number 1 sa mga pekmalung manggapang sa kalsada. 90.7 Love Radio. This is Carillo's Secret File. Sasaki.